Yo mga guy, welcome sa Biyahe ni Boo. Today may i-review tayo ng guitar gear ulit. At bago tayo magsimula, gaya ng ibang videos natin, baka may mga marinig kayong ingay sa paligid, pasensya na. Wala pa rin tayong quiet room. Ang i-review natin ngayon ay yung Zoom G6 mga guy. Nakuha natin to 2 days ago. Medyo kinailangan na naman natin ng extra cash at binenta ko yung Pad Go. Sobrang lungkot ko, Line 6 Pad Go. Tapos transition ngayon tayo sa mas mura ng konti, yung Zoom G6. Hindi naman to in-depth review, gaya din ng mga ginagawa natin. Marami ng ganyang videos online. Makikita nyo na yung lahat ng features ng mga gamit. And gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga nagustuhan at hindi ko nagustuhan sa Zoom G6. Ito, simulan na natin. Ito, papakita ko sa inyo yung actual unit. Pasensya na sa gulo ng mga kable. Experimenting mode pa rin tayo hanggang ngayon. Bale, 2 days na sa atin itong Zoom G6. Una ko nagustuhan sa kanya ay yung looks niya. Ayan, oh, ang pogi, lalo na pag naka-on. Ganda nung lights eh. Mas okay siya sa personal. Nung una ko to nakita, hindi ako masyadong napogian. Sabi ko, parang laruan. Tapos habang tumatagal, pag nakikita ko online, sabi ko, parang pogi nung Zoom G6 pala. Nung nakita ko siya sa personal, lalo na pala, parang ako lang, mga guy. Next ko nagustuhan sa kanya ay super gaan niya, mga guy. Daling-dalin. Kahit medyo malaki siya, hindi ko in-expect na mas malaki pala siya sa Pad Go. Okay lang, so kung yun lang ang dadaling ko, yung Zoom G6 lang. Hindi ako masyado mahihirapan. Pag gantong medyo tumatanda na, masakit na sa likod yung mabibigat na gamit. Ayun, super gaan ang Zoom G6 mga guy, lightweight. Tapos, next ko nagustuhan sa kanya ay yung switches mga guy. Ayan, versatile naman, though medyo fixed na yung function niya. Hindi mo masyadong ma-edit. So, ito, modes to. Makikita mo naman dyan. So, ayan. Kung nasa effect board ka, pang-on and off ng effects tong apat na to. Tapos, ito, tuner, pag hinold mo, tsaka top tempo. Ayan, fixed na siya dyan, itong switch na to. Tapos, pag change mode mo, nagbabago rin yung function na tong apat na switches na to. Makikita mo naman kung ano yung nakailaw dyan. Yun na yung function niya. Dahil sa modes niya, versatile pa rin yung switches. Tsaka, parang ang ganda ng quality ng switches mga guy. Parang hindi siya madaling masisira. Tapos accurate yung top tempo. May mga gamit kasi akong na-try na hindi accurate yung top tempo. Ang hirap, makakailang tapak ka pa bago sumunod. Ito, masunuri naman siya. Ayan, so ayun. Ang ganda. Ang ganda ng switches. Ngayon naman, punta tayo sa PC software. Ayun, yung next ay ganda ng tunog ng amp models ng Zoom. Ito, nag-set na ako ng 4 na nagustuhan ko. Actually, madami pa nga iba, pero ito lang yung na-save ko. Bigyan ko lang kayo ng samples kasi hindi naman natin malalahat dahil nahahaba masyado yung video. Ayan, gaya nito, pang church setting ko, yung matchless na amp. Yun. Tapos yung ito, Bogner for high gain or lead tone. Ito naman, Vox AC30. Tapos yung Bassman, Fender Bassman. Tweet sound ito. Ayun,
Yun yung mga samples na mabibigay ko sa inyo sa mga amp models. Lalo na pag naka-IR. Yan, naka-IR tayo sa mga preset na yan. Ganda ng tone. Laki ng tinalon ng improvement ng amp modeling ng Zoom. Ayun. Next na nagustuhan ko ay, as always naman, parang Boss and Line 6. Yung effects ng Zoom ay super ganda. May mga na-try kasi tayo na mas mura, di ba? Yung hot tone, head rush. Yung iba doon, pag inon mo yung delay or modulation, humihina yung mismong volume ng guitar. Na ang hirap, let's say, mag-on ka lang ng chorus, biglang hihina yung ano mo, di ba? Yung volume mo. Hirap naman ng ganun. Dito, wala akong naranasan na ganun. Tsaka, bigyan ko kayo ng ilang samples ng effects dito. Hindi na natin malalahat, again. Pero, ayun. Try natin yung mga overdrive muna. Set tayo ng overdrive. Ito yung Tube Screamer. EP Stomp. Parang ano yata ito, EP Booster. Ito, DS1. Grunge kung ano man to. I think ano pala to? Grunge box. Tapos, fuzz. Try na tayo ng fuzz. Ito yung Big Muff. Tayo ng mga modulation. Okay. Modulation. Chorus. Phaser. Flanger. Octave. Pitch shifter. Slicer. Yan, dami dyan. Hindi na natin maisa-isa. Tapos, yung mga delay. Maganda naman. Medyo maarte ako sa delay mga guy. Kaya, okay-okay naman to. Wala naman ako reklamo. Pero, may mas gaganda pa. Pero ito, pakinggan natin. Analog delay yan. Tape echo. Try natin tape echo. Modulation delay. Ice delay.
Ayan, isa sa favorite ko yung ice delay noon eh. Tapos, reverb. Hall. Church. Particle reverb, pang ambient tone din to. Ayan, no? Nagdi-DSP limit agad. Mamaya mababanggit ko sa inyo yung ano, DSP. Mamaya. Ayun, yun yung mga reverb. At ayun, so far nagustuhan ko naman yung mga effect models ng Zoom G6. So, ayun, punta naman tayo ngayon sa mga hindi ko nagustuhan sa Zoom G6. Ito, balik tayo sa camera na to. Dahil ang una kong hindi nagustuhan sa kanya ay yung navigation, medyo nakakalito mga guy. Touchscreen siya. Pero tignan nyo medyo, ayan o, may delay ng konti. Parang lumang phone ba yung feel ng touchscreen niya. Tapos, hindi naman siya inaccurate. Accurate naman siya. Kung anong pindutin mo, yun yung ginagawa niya. Pero nakakalito lang, like for example, gusto mong palitan tong ano, amp na yan. Wala kang magagawa dyan, hindi mong papalitan dyan. Kailangan pang pumunta dito. Saan na yun? Edit all. Pipindutin mo pa itong change effects. Ayan, tsaka magpapalit dyan. Unless nasa PC software ka, dun medyo mabilis ang pag-edit. Pero dito, patagal eh. Pag nasa live, natutugan ka, diba? Minsan, kailangan mong i-edit eh. Minsan, sa depende sa sound system or sa guitar amp na gamit mo, kailangan mo talagang ano, i-edit yung rig mo or yung preset mo. So, ayun, medyo hassle yun. Hirap ng navigation niya. Tapos, wala pa siya yung ano, main knob, unlike sa ibang guitar effects. Meron siyang main knob na pang select instead of touchscreen, di ba? Meron kang option na main knob yung pang control mo. Dito wala. So, kailangan mo talagang ingatan yung touchscreen. Once na masira yan, good luck. Ang pag-edit mo ay sa PC software na lang, di ba? Next na hindi ko nagustuhan sa kanya ay yung... Ayan, yung ano, yung DSP limit. Mga guy, balik tayo sa PC software. Ito yung DSP limit mga guy. Kagaya nung nakita natin kanina, nag-add lang tayo ng reverb, nag-overflow na yung kanyang DSP. Ngayon, itong effects na naka-on sa atin ngayon, nasa 96% na siya, kita mo dito. So, wala ka na masyadong ma-add dyan. Try natin mag-add ng kahit ano. Ito, overdrive. Ayan o. Ito lang ang 4 dyan, yung output booster. Try natin. Oh, nag-overflow pa din. Ayaw niya ng 100%, kailangan 99% lang. So, hassle. Kailangan mo talaga mamili ng mga low DSP lang na effects. Lalo na kung meron kang amp model sa preset mo. Eh ako kadalasan meron kasi talaga dahil direct setup na ako. Yung guitar amp na gamit ko, pang monitor na lang sa stage yun eh. So, malaking kain kasi ng DSP itong mga amp models eh, no? IR pala yan. Yung IR pa lang, 27% na. Pag nag-add ka pa ng amp, ayan, mga 30, 20 plus. So, dun pa lang, kalahati na nung DSP yung gamit mo, amp and IR pa lang. So, kung madami ka mag-effects, kagaya ko, medyo madami ako maglagay ng effects sa isang preset. Mahihirapan ka, so mag-a-add ka pa ng analog pedal sa pedal board. Ayun, yun yung isa sa hindi ko nagustuhan sa kanya. At yun lang naman, dalawa. Kaya goods pa din. Ayun mga guy, yun yung Zoom G6. Gaya nung ibang na-review natin ng mga cheaper
AMP modeler, ganun talaga, magsasuffer talaga yung ibang features pag mas mura. Kung gusto mo ng medyo complete talaga, siguro sa panahon ngayon, gagastos ka talaga ng 30,000 pataas sa isang main rig pa lang. So, ganun talaga eh. Mas mura, so nasa costing din kasi yan eh. Talagang magkukulang siya kung mas mura siya. Tapos, ayun, may mga workaround naman. Gaya ko nga, example lang isa, yung nakulangan nga tayo sa DSP. So, mag-a-add ka talaga ng ibang pedals na analog. So, ayun. Pero overall, okay naman siya yung Zoom G6. Sobrang laki pa rin ng improvement niya compared dun sa mga previous generation ng Zoom. Huli kong nagamit yata yung, sa pagkakaalala ko, yung Zoom G5N tsaka yung MS50G nila. Ano naman, malaki na in-improve nung Zoom G6 tsaka for sure yung Zoom G11. So, overall, maganda pa rin naman siya. Marirecommend ko pa din sa ganung price range. Malaking tulong pa rin siya sa guitar rig natin. So ayun, I hope na nakatulong tong video na to sa mga interested sa Zoom G6 at sa mga naghahanap ng mga cheaper na amp modeler or guitar effects. Like, share, subscribe na, biyahin ni Boo mga guy. Maraming salamat sa panonood. At abangan pa yung ibang videos na parating mga guy. Maraming salamat. See you. Bye guys.